Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am. Ako po si Ralph Sifra, isang visual artist from Manila. And today we're going to talk about the ZD Toys Iron Man Deluxe Set. So let's call this set the 3-in-1 set kasi meron siyang action figure, hologram, at saka yung Hall of Armor sa loob ng box na to. So let's start. Actually, yung previous video ko, sinabi ko doon yung set price niya is 13,650 pesos kapag bumili kayo sa Laruanan on Facebook and on Shopee. Ilalagay ko yung link sa description down below. Kaya ito game, simulan na natin. Unbox na natin itong Mark 1. Balaan nyo ng cutter siguro para buksan to. Ganda na. Ah, sige. Teka, simulan muna natin yung box art. Legit po itong product na to. Meron siyang Disney sticker. Licensed siya by Marvel and Disney, kaya pwede nilang gamitin yung mga assets na ginamit nila sa movie, and they can create designs based dun sa movie. Yan. So Marvel Studios Iron Man Mark 1. Tapos meron ditong low opacity na image ni Mark 1. Also meron ditong full sized image ni Mark 1 armor. And then sa baba merong Chinese letters and Mark 1 text. Sa side you have the Hall of Armor set of 7. So bagay na bagay itong set na to para sa mga magsisimula pa lang na mga collectors ng ZD Toys, kasi mabubuo niya na agad yung ano, yung Hall of Armor. Mamaya bubuin natin, set of 7 na kasi siya. Kasi dati naghihintay pa kami ng mga release para makompleto to yung mga armors. Ngayon, binibigyan na kayo ng option to have them all at once, 'di ba? So meron kayong, kaya gagawin natin siya today para makita niyo kung ano yung itsura niya, 'di ba? Sobrang angas nito, sir. Yung Hall of Armor nito, version 2. Yung merong LED, blue LED sa baba. Para ma-emphasize or malagyan ng ilaw yung line art ng hologram. Yan, tanggalin na natin. Maraming salamat, Sir Mark of Laruanan. Yan. Boom, angas. Sobrang saya ng unboxing nito. Na-unbox ko na kasi yung Mark 7 eh. So ito, pagbukas nyo nito, actually tatayo natin. So yan, so pagbukas nyo nito, actually tanggal ko na yung plastic. So ang opening niya ay ipupush niyo itong panel na to pa right side ng box, pa right. Ayan. Tapos yung isa naman pa left. Tapos meron kayong protector sa harap. And then you have the acrylic hologram. Tanggalin nyo. Para matanggal nyo yung hologram, kailangan nyo ng, sa akin ginagamit ko type ng ball pin. Tapos ipapasok nyo dun sa loob. Ayan. Tapos push nyo lang ito palabas. Yan. Doon. Ito na yung acrylic hologram. Meron siyang dalawang films sa harap at saka sa likod. Kailangan nyo tanggalin yan para mas malinaw yung acrylic hologram nyo. And dito na yung Mark 1. Tanggalin na natin yung figure. Ito yung first tray. Mamaya pailawin natin. Ito yung first tray ng figure. So makikita nyo yung Hall of Armor. This is the version 2.0. Meron tong LED sa baba. Tapos, ito na yung accessory sa likod. Ngayon, i-speed up na natin yung process. Gagawin ko na lahat, i-unbox ko na lahat. Tapos, papakita ko na sa inyo kung ano yung laman ng bawat isang Hall of Armor. Kasi nakita na naman natin yung unboxing experience niya. O kaya better yet, siguro i-unbox ko na lang lahat yung armors. Itatripod ko na lang tong camera para makita nyo din kung ano yung nasa loob niya. Ito, Mark 1 ang stick. Ito yung Hall of Armor niya. Color blue. Yan. Tanggalin natin yung yung film niya to. Ito, may acrylic kasi siya eh. Film. May film siya, may plastic film. So, kailangan nyo siyang tanggalin para mas malinaw yung graphics, yung line art niya. Ngayon, ang hirap kasi tanggalin ito eh.
Itong nasa, itong may Chinese na letters. Yung, ang ginagawa ko, ginagamitin ko ng cutter, yung ilalim. Yan. Yan oh. Tandaan lang para lang matanggal yung plastic niya. Plastic coating. Yun. Tapos ano to, super clear na nito paglabas niya. Walang scratch or anything. Yan. Mark 1. Okay siya, clear na clear. Tapos, stick to pag nilagay mo rito. Sa Hoa. Ito. So, makikita niyo yung 3 lights. 3 LED lights. So, pag dinikit niyo yung acrylic hologram, ang galing, oh, nag-activate. Gumagapang yung ilaw sa line art nitong ano, hologram. Tapos, i-push nyo lang sa taas para pumasok yung plastic. Oh, medyo, ano, medyo napadiin. Teka. Kung gusto nyo kunin pabalik, takip lang ulit ng ball pin. Asan na ito? Yan. Yun eh. Stick, di ba? Stick ng hologram, oh. Tapos meron ka pang Mark 1. Gusto na natin yung Mark 1. Ito yung action figure ng Mark 1. Setup ko lang. Yan. O, di ba? Analo, mabubuo ko yung set ngayong gabi. Exciting to mga mom, sir. Tapos ito yung accessories niya. Dalawang flames, flame effect. Tapos meron pang USB port, USB charging na cable. Then mga Hall of Armor na clip panels para kung gusto niyo pagdumpingan yung mga Hall of Armor, secure siya. And then we have the accessory para sa back ni Mark 1. Okay, tara game. Mark 2 naman. So, cutter natin. Lagyan natin ilaw. Lagyan natin yung plastic. Ganda ng packaging talaga ng ano? Ng ZD Toys. Premium na premium. Grabe. Tignan nyo naman yung box, oh. Sobrang solid talaga. Ito sa lahat ng box art, ito pinagusto ko. Silver. Ang ganda ng box art nito. Dynamic pose. Tapos, baliktad sila ni ano, Mark 1. Dito sa Mark 1, dito yung low opacity image. Yung ano, portrait shot. Tapos sa Mark 2 naman nasa kabila. So galing, galing ng ano. Galing ng variation na ginagawa ni ZD Toys talaga. You know, Hall of Armor. Excited na ako para magawa natin. Excited na ako dito para magawa natin yung Hall of Armor. Ito open natin. Lagi siya may protective film, protective na foam. Tapos tanggalin natin yung Hall of Armor. Ang ganda nung ano, unboxing experience eh. Diba? Lagyan natin tong protective armor. Ano? Foam sa loob. Tapos tanggalin natin yung acrylic panel sa harap using yan nga type ng ball pen or anything you can find na pwedeng panungkit. Tanggalin natin yung film. Sa likod madali lang tanggalin eh. Sa harap mahirap eh. Ayan o. Okay, sa harap. Gamitin ulit natin yung cutter. Cut na lang natin dito sa ano? Sa ilalim. Pero di naman makikita yan eh.
So again, no, maraming maraming salamat kay Sir Mark of Laruanan for providing this set of action figures or set ng Mark 1 to 7 na deluxe version. So ayan, ito na pipila natin to. Ayan. Mark 2. Ganda ng ano? Ganda ng line art. So let's appreciate this more. No? Tingnan nyo yung details nito. Sobrang linis, sobrang crisp. Tsaka high quality yung ano, yung print niya. Friends, mababasa mo pa yung mga ano, mga sobrang yung mga letters. So may scanning, check damage, status ready, Mark 2. Tsaka yung UI UI design nung armor nandito, sobrang ganda, 'di ba? Galing ng user interface, UI or user interface. Yun yung para mga lines and mga parang infographics or yung mga graphics, tapos may mga pointers, yung mga arrows. So parang yun yung ano. Parang yun yung ginagamit dito sa mga hologram na acrylic designs. Tapos sa loob, meron kang Mark 2. First tray, tingnan natin yung figure. Okay naman siya. Okay naman. Check natin yung joints. Rotate. Ingat-ingat lang sa rotation. Double jointed. Magalaw yung fist. Okay. Ayos. Double jointed legs. Okay. Ayos. Perfect. Hindi nga lang to LED versions, mga ma'am, sir. Ha? Hindi siya LED. Tingin ko magkakaroon to ng ano eh, ng LED versions. Kapag nakompleto na nila yung LED releases nila. Excuse me. Ito yung accessories. So meron kang 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 alt hands. Tapos meron kang USB cable. And yung stand niya ay ano, spring loaded. Mas maganda. Para siya yung mga LED version. So tingnan muna natin itong ano, Hall of Armor, kung ilan yung ilaw ulit nito. Uy, walang battery. So yun, pag walang battery yung Hall of Armor nyo, charge nyo lang using USB cable. Kaya magiging ano siya, red. May red, magiging red yung ilaw dito sa ilalim. Natanggalin natin ilaw. Ay, makikita na. Merong red yan. Ayun o. Hindi lang kita eh. Yan. Merong red na LED. Indicating na nag-charge siya. Ayun. May ilaw naman. So, yan. So, sa Hall of Armor, meron kang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 LED lights. Stig talaga nitong Hall of Armor na gawa niyan. ZD Toys. Sobrang ganda eh. High quality material din. Tsaka ang ganda ng texture. Ganda ng design sa likod. Sobrang angas nito pag nabuo na natin yung set of 7. Masa na yung acrylic. Lagyan na natin. Boom! Angas, ma'am, sir. Charge muna natin to. Tara, Mark 3 na tayo. Okay, game. Mark 3 naman tayo. Punta natin yung plastic. Again, this is an authentic product from Disney and Marvel. At napon ko lang yung plastic. Yan. Yan dito. Bakit may tape to sa gilid? Okay, game. Baksan natin. Mark 3. Angas. Angas ng cover. Box art. Open. Protective film. Protective cover. Tanggalin natin yung armor. Sara. Keep the box.
Tanggalin natin yung panel. Ito yung action figure. Try natin kung may ilaw. Wala rin charge. Yeah, charge natin. Walang problema kung walang battery. Ayun, angas. May ilaw po. Tapos yung figure, kunin natin. Okay. Accessories. Accessories ni Mark 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dalawang blast effects. Stand, spring-loaded stand. Tapos meron din stand ng Hall of Armor cable. Tapos dalawang Hall of Armor clips. Yan. Nag-charge lang to. Tanggalin natin yung ano. Yung film. Okay, nakuha ko na agad yung film. Pwede na to. Oo. Yan. Yung sa likod, madaling tanggalin. So, careful na lang pagtanggal. Yan. Tapos, unti-unti natin kakabit dito sa HOA. HOA is Hall of Armor, HOA. Oo, angas. Push it down nyo yung acrylic para pumasok siya. Yung ganda. Yung figure. Tanggalin natin sa case. Sa tray ko lang. Test natin. Uy! Meron lang unting-unting stuff sa head. Ayun o. Konting-konti lang. So, gagawin natin dito. Kukuha ko ng replacement. Kunin ko yung old na ano ko. Mark 3, head armor. Tapos palit ko dito. Malinis pa naman yun. Ayun, na brand new po yan. Nakita niyo po, sealed. Tapos merong ano, factory defect na ganun. Na-scratch yung ulo. Ngayon, gagawin natin. Nare-replace natin itong head armor. Okay naman yung joints na. Double jointed yung knees. Double jointed yung kamay. Okay. Palitan lang natin ito. Yun, layo pala ng microphone ko. So, ito yung ano. Ito yung... Ito. On screen to. Ito yung stock ko na Mark 3. Malinis yung head sculpt nito. Kasi nung binuksan ko to Mark 3 na ano, na... Patayin muna natin. Yung Mark 3 na under. Sige, buksan natin para meron tayong blue na ilaw. Yung binuksan ko itong Mark 3 kanina, brand nyo po ah. Meron pong scratch sa ulo. Kaya ang gagawin natin, papalitan natin itong head. Para sa, para pag natanggap ni client, maano, malinis yung head armor niya. Okay, tanggalin natin ito. So pag tatanggalin nyo yung head, kapitan nyo lang dito sa waist. Tapos alalay lang sa yung thumb sa baba at saka yung index thumb, index finger dito sa likod. Tapos hindi, dito pala yung hawak sa my shoulder. Tapos pop-up nyo lang. Pag ganun yung movement. Yun. Okay, tanggal na. Ngayon, ito naman yung malinis na head sculpt. Yan. Alalay lang din. Hirap na. Minsan ang hirap eh. So. Grabe yung pop na. Ang lakas ah. Kabit na natin. Yun. O yan. Mas maganda na. Makapagod yun ah.
Yan. So, okay na itong Mark 3 natin. Sa akin na itong ano, damage na ulo. So, yan. Kitang-kita niyo po, ma'am, sir. Pinalitan ko on the fly yung damage head dun sa stock ko na Mark 3. Okay. Okay, game. Resume tayo. Mark 4 naman ito. Nabubuksan natin, mga ma'am, sir. Cutter natin sa taas. Tapos, cut natin yung plastic. Open natin. Okay, tara game. Buksan na natin. Mark 4 naman. Pinaka, anong mga favorite nyo? Anong pinaka-favorite nyo Iron Man armor? Comment naman kayo down below kung ano yung mga favorite nyo Iron Man armors. Sa akin, pinaka-favorite ko, ano, Iron Man Mark 7. Yung ginamit niya sa Avengers. Angas din ang Mark 4, mga ma'am, sir. Stig ng cover art. Ano, box art. Sabi natin itong charger. Open natin. Foam cover. Close. Yan, tinabi ko yung box. Tapos, nasa na yung takip ng board pin to. Sumpitin natin. Tanggalin natin itong film. Okay, ito na. Tanggal ko na yung film. Carefully remove. Mark 4. Testing natin LED. Meron. Gumagana. Kabit natin. Boom. Angas. Okay. Mark 4 action figure. First tray. Check natin kung may mga damage. Konting-konting scratch lang dito. May Mark 4 ba ako dito? Wala akong Mark 4 eh. Pero minimal lang. Ay, hindi pala. Mayroon deep scratches dito. Bakit kaya ganun? Sa face lagi yung ano, damage. Medyo deep yung scratches, ha? Teka, hanap ako ng replacement na ulo. Test muna natin yung joints. Okay naman, gumagana. Arm. Medyo mahigpit to, ha? Medyo mahigpit to. Fuy, meron din paint chip. May paint chip isa, gold. Ano? Tama, may paint chip. Ano ba to? Natapunan? Parang nadikitan ng red paint. Okay. So yun yung mga defects niya, no? Pero most of the armors naman, okay naman siya eh. Ayan, ito si swivel niya na lang. Ingat na lang, ingat-ingat na lang. Double jointed, okay. Hanap ako ng ano, replacement dito. So, ang deep nung ano eh. Scratches eh. Ayun o. Teka lang ah. Tinry ko maghanap ng stock ko na ano, na mga toys. Kaso, meron din factory defect yun. So, hindi ko siya mapapalitan. Hindi ko mare-replace yung head armor nito. Bagay maliit siya pero ano eh, deep eh. Maliit siya pero deep. Teka. Hirap lang makita sa camera. Pero, sige, mag-move on muna tayo sa mga ibang armors. Ito yung accessory pack ng Mark 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 alternate hands. Base, Iron Man Mark 4. Tapos meron kang cable.
clips, clip spring loaded, sorry wala sa focus, spring loaded na stand, tapos meron din stand for the hall of armor. Ayun, layo pala ng microphone ko. Okay, try natin to. Lagyan natin tong Mark IV na hologram dito. Turn on natin. Lagay natin. Boom, angas mga ma'am, sir. Stig. Gumagana siya. Saan yung ballpin? Takip ng ballpin natin. Ayun. Okay, tanggalin muna natin. Ay, di, okay lang yan dyan pala. Charge muna natin siya. Ganda nung ginawa nila dito sa Hall of Armor kasi hindi mo na kailangan mag-battery eh. Diba? Ito lang kailangan mo. USB port lang, tsaka cable. Pwede nga naka-always on yan eh. Kabit mo lang sa PC, diba? Yung ano. O kaya sa outlet. Yung mga USB cables. Tapos yun, hayaan mo lang siya naka-on. Ang ganda nun. Okay game, next tayo. Mark 5 naman. God, dami ma'am, sir. Maraming salamat, Sir Mark of Laroanan. Again, yung price niya, kapag set, eto, set price, 13,650. Meron pa kayong free Laroanan shirt. So, order na kayo mga ma'am, sir. Sobrang angas nitong set na to. Grabe. Yung LED version nito, malamang darating yon kapag nakompleto na yung line na may ano, yung LED line nila na 1-7. Ganda rin ng box art nitong Mark 5. Dami rin may favorite dito sa Mark 5 eh, kasi iba yung ano. Iba yung ganda ng design niya. Yung suitcase na nasa suitcase. It's the suitcase suit. Open na natin. Okay, open flaps. Okay, protective foam. Acrylics. Tanggal. Okay, remove the box. Okay, tanggalin natin yung plastic. Protective film. Use a cutter para tanggalin. Ngayon, I recommend na gamitin yung cutter para dito, para mas madali. Pero sa ilalim nyo gawin, para ito kasi papasok to sa ano eh, sa groove dito sa baba. Ngayon hindi siya makikita. Kung magasgas niyo man, hindi siya makikita. Pero dahan-dahan lang kayo to prevent ano scratches. Yan, Mark 5 acrylic hologram. Ganda ng line art, UI, scanning 100%, checking damage, status ready. Ganda. Tingnan natin kung gumagana. Boom, maangas. Tapos nandito yung figure. Kabit natin yung acrylic. Push down. Maangas, ma'am, sir. Sakto. Kahit box, kahit ganito lang sa box yung angas na yung. Tanggalin natin yung ano figure. Accessories. Wala siyang suit. Hindi, ayun. Dito pala. Kala ko walang suitcase. Eh. So meron siyang 1 2 3 4 5 6 alternate hands, 2 blasters, 2 blast effects, 1 hexagonal stand, spring loaded na clip. Tapos meron cable kompleto. Ngayon, check natin yung figure. Siyempre, ito pinakamaganda accessory dyan. Meron lang konting scratch. Tatanggal kaya ito. Singko nadadali ito sa ano eh, sa container eh, na plastic. Pero dito malinis. Okay naman, maganda. Maganda to Mark 5. Panalo. Angas. Hindi ko masyadong i-articulate. Check lang natin na onte. Yun. Double jointed. Okay naman. Okay. Ayos.
perfect figure, ayos naman yung Hall of Armor, malinis. Okay, tapos balik natin to Mark 5. Ooh, nice one. Okay, patayin muna natin. Konti na lang, dalawa na lang. Okay, game Mark 6 naman tayo sa UD Toys game. Dami natin binubuksan today. Thank you Sir Mark of Laruanan for sending this over. And check natin yung mga items kung okay ba siya. Excited na ako rito. Grabe. Excited na ako mabuo yung ano. Grabe, 30 minutes na ako rito nag-o. Nag-unbox mga ma'am, sir. Super enjoy every minute, every second. Okay. Tabi lang natin to plastic. I mean, tapon pala. Okay. Okay. Alam natin ang ano, ang method. Open, flap, right, flap, left. Tanggal protective foam. Tanggalin ang Hall of Armor. Balik yung box. Tabi yung box. Okay. Tapos kung nakapaloob tong ano, acrylic hologram, gumamit kayo ng takip ng ballpen para sungkitin. Okay. Tapos testingin natin kung umiilaw. Okay, umiilaw naman siya. Ganda na Mark 6. Angas. First tray, figure. Second tray, accessories. Okay. Angas. Medyo may konting scratches lang yung Hall of Armor nito sa likod. Yun. Nabos na, no? Ito, konti na lang. Konti na lang, matatapos na ako. Tapos na yung book, no? Galing, no? Ah, hindi ko na pala bubuksan to ano, accessories. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hands. Dalawang blast effects. Marvel Avengers Mark 6. Clip para sa stand ni May Spring. Tapos meron ding stand for the Hall of Armor. Tapos meron kang clips for the Hall of Armor. Then USB cable. Okay, sabihin muna natin yan. Let's check the figure. Angas. Ganda. Ganda, ganda. Ganda ng Mark 6. Hindi ko na muna i-articulate. Pero I think wala namang problema to. Ayan, testing, sige, testingin na natin. Medyo mahigpit lang tong arms. Ayan. Konting-konting articulation lang. Alalay lang pag nagro-rotate ng mga joints. Hawakan niyo yung ano, huwag niyo hawakan dito sa malayong side. Dito, sa pinakamalapit na part ng joint. Para hindi siya mabali. Tapos, acrylic hologram. Balatan natin yung likod. Mas madaling balatan yung likod kaysa sa harap. Tanggalin natin yung film. So, pag tatanggalin nyo yung film, ang indicator lang ay itong sticker na to. Pag tatanggalin nyo yung film, I suggest na gawin siya using cutter. Pero ingat, dito nyo gawin sa ilalim para kahit magasgas, hindi makikita dun sa ano, sa Hall of Armor. Ayan. Mahirap kasi tanggalin eh. Ayan. Pero pag may sharp object ka, sharp na blade, madali lang. Ayan. May strip nyo agad yung ano, yung film. Okay, Mark 6. Makikita nyo rito yung UI design, yung line art. Ang ganda ng armor design nyo. So, makikita nyo rito Mark 6. Pwede rin naman siyang inverted, pero baliktad nga lang yung text. Yan. Turn on natin. Okay, gumagana. May battery. Yung iba kasi walang battery. Bubong, ganda. Angas, diba? Push down nyo lang acrylic. Angas. Okay, next. Okay, game. Last armor. Mark 7. Pinaka-favorite ko, mga ma'am, sir. Tapos, mabubuo na natin yung Hall of Armor. Grabe. Parang isang oras ata tong video na to, ah. Cut the plastic using cutter, scissors. Yan. Ingat kayo sa anong cutter. Okay. Tapos open natin yung box.
side flap. Tapos ito. Tapos tanggalin natin yung hole of armor, protective foam. Put it on the side. Test natin yung hole of armor, gumagana. Ganda, may frost effect na yun, no? Tanggalin natin, asan yung takot ng ballpen? Mark 7. Tanggalin natin yung protective film. Teka. Okay. Boom. Angas. Ganda ng armor talaga na to. Full. Full armor. Grabe. Daming missiles. Daming weapons eh. Yun yung gusto ko rito kasi. Yung daming weapons. Hall of armor. Gumagana. Work siya. Meron blue LED lights sa ilalim. Tapos, testingin natin to. Yung acrylic hologram. Okay. Nice. It's working. Accessories 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 alt hands, 2 blasters, Avengers Mark 7 na hexagonal base, spring loaded clamp, USB cable, clips para sa hall of armor. Tapos check natin tong ano. Check natin yung Mark 7. Okay naman yung armor niya, Ed. Okay, panalo, maganda. Angas. Okay. Wala namang damage. Pasok natin.